The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. Mr. Chair, Mr. Chair, ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Ano na siya? Kill. Ibig sabihin po itong usapin patungkol sa pagre-renew ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? That is correct. Mga opisyal ng ABS-CBN at kritiko nagkaharap sa kamera sa pagsisimula ng pagdinig sa prangkisa ng network. Under the law, we are innocent unless proven guilty. Wala po kaming nilabag na batas. Hindi po kami nagpapaawa. Umaapela po kami. Ibalik niyo po ang ABS-CBN para maprotektahan namin ang 11,000 kong kapamilya at ang kanilang mga minamahal sa buhay. Magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the officers I mentioned here. The Filipino people expect us to do our jobs fairly and without bias towards any party. Yan po ang inaasahan ng mga tao sa atin. We should not let the controversies and the noise from the outside cloud our deliberations and our judgments within this committee. The whole country will be watching, and if this committee does not do a good job, it is not only the network but the entire Congress who will be judged. Hihingi po ako sa inyong permiso, lalapitan ko po sana si Mr. Katigbak para ipakita ko po sa kanya ang aking discomfort. Pwede ba naming hilingin sa inyo na i-recite ninyo yung unang linya ng Panatang Makabayan? I am already 68 years old po. My record over the last 35 years is in the public records. Time and again, I have shown that my actions always favor the Filipino. In thought, in word, in deed, I am a Filipino citizen. Is it right to say that ABS-CBN was treated differently, Congresswoman, compared to other hearings related to a franchise application? Yeah, Karen, kasi if I'm not mistaken, ito na yata ang nagkaroon ng record na pinakamahabang hearing dito sa franchise committee. This is something unusual. I am certainly very much disappointed. First of all, I disagree with the findings and recommendations because yung finding is contrary to all the evidence na ilatad, na ibigay during the hearing. Mm-hmm. And very clear that based on the questions and the answers of ABS-CBN and the answers of the resource person, eh lahat naman nagsasabi na walang violation ang ABS-CBN. As far as the laws that we enforce and administer, the Security Circulation Code and the Revised Corporation Code, we are not aware of any violation. They have not, no complaint has been filed with us. PDRs are purely financial instruments. Hindi po siya shares, hindi po siya nakakaboto sa ABS-CBN Broadcasting, at hindi po siya nakakapag-participate sa management ng ABS-CBN Broadcasting. We must be guided by the words of our constitution. All three constitutions guarantee that private property shall not be taken for public use without just compensation. Para itong sitwasyon na ikaw na nga yung ninakawan, dapat ibalik sa iyo yung ninakaw sa iyo. Kasi mahirap naman mo, Mr. Chair, no? Na ikaw na nga ang ninakawan, ikaw pa rin ang pagbabayarin pag naibalik sa iyo yung ninakaw sa iyo. I have a long list, no, of many broadcasting corporations whose operations are even much older, no, than that of ABS-CBN. It is crystal clear, very crystal clear, that this is an issue
and we should proceed now to other issues. Did you ever enjoy a 150-year franchise? People, never did. I just wanted that on record because Congressman Marculeta was browbeating you. Ang claim nyo, black time. Pero actually, Yusuf Frac ang nakikita namin, kayo na ang gumagamit ng pasilidad na Amcara. No, Mr. Chairman. As was stated earlier, the purchase of airtime from a broadcaster is a standard commercial ang palusot activity. Ayun ang palusot nyo. Kung makakalusot ang lantarang ataking ito sa media, ano pa ang pipigil sa mga pwersa ng tiraniya para patahimikin ng mga critical na community journalists at ipasara ng bara-bara ang mga local newspapers? Batay po sa aming pagkakaintindi, coming into this franchise, wala po naman violation yung ABS-CBN Corporation po. That is not for you to decide. Can you imagine without ABS-CBN? I can even live without ABS-CBN. ABS-CBN used its subsidiary Big Deeper as tax shield. This means that ABS-CBN managed to avoid paying taxes in 2018. Your Honors, it's not true. Big Dipper is not a tax avoidance scheme. May element po na fraud against the legislative power of Congress. Kaya ho kailangan ko ilay yung predicate para makita natin dito kasi nagmamalinis po eh. I strongly believe, Mr. Chairman, that to discuss the alleged bias in the hearing of the application for renewal of franchise is tantamount to prior restraint on press freedom and is violative of what is enshrined in our Constitution in the long line of jurisprudence. The very nature of journalism, of truth-telling, is public service. Alam po yan ang bawat kasamahan namin na sumasalubong sa bagyo, lindol, o pagsabog ng bulkan para maihatid ang kwento na pinagdaraan ng krisis ng mga mamamayan. Ang nag-yes, 70. Defend! Ang nag-no, 11. Dalawang ang nag-inhibit, isang nag-abstain. Kapamilya, ang laging nasa isip po ng tunay na mamamahayag ay kung ano ang maitutulong ko sa bawat storya o kwentong ihahatid ko. Kami po ay mananatiling kakampinin. At sa kabila po ng ating mga limitasyon, patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. Nagpasyaman ang Kongreso na huwag kaming bigyan ng prangkisa, tuloy pa rin ang aming misyon. Mananatili kaming nakatuon sa serbisyo publiko at umaasang makakahanap ng ibang mga paraan para tuparin ang aming misyon. Inaasahan namin ang araw na tayo ay magkakasama muli. Kapit lang, muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino.